Sa mga magulang po dyan, alam po natin na ang hirap isama sa galaan ng mga sanggol at toddlers, di ba? Ibahin niyo po naman ang isang mommy na hilig mag-hike. Kasakasama niya lamang naman kasi ang kanyang 2-year-old baby sa pag-akyat sa bundok. Balitang hatid ni Mark Salazar. Malaking hakbang para sa isang hiker mommy isama sa journey si baby. Follow the path, baby. Yay! Good job, Luan! Yay! Kahit 2 years old pa lang si baby Luan, hindi raw pumalag sa pag-akyat sa Mount Pulag. Pero teka, hindi pala ito ang first summit niya. One of the goals po talaga na gusto kong gawin is to bring him with me in my hiking trips. He's about to turn 2. Tinry namin siyang isama sa Mount Balagbag. Ayun, so hindi naman siya nagreklamo. So naisip ko, baka kaya siyang ipula, mag-idalhin sa pulag. Para makayanan yan, inihanda raw muna ni Mami Lalaine si Luan, physically at emotionally. Before the hike, yan, madalas kaming naglalakad, nagtatakbo, parang yung bang makita ko din kung ano yung mangyayari pag medyo natagtag siya. Pinapakitaan ko siya ng pictures kung ano yung pwede niyang i-expect sa mountain. Thankful din si Mommy sa mga kasama sa hike na tumulong kargahin at alagaan si Baby. Pero si Baby Luan nga raw ang nagbibigay ng energy sa kanila. Paakit ng summit, gising na siya most of the time. Then that's the time din na nung nasa grassland na kami, pa-sunrise na din, nakikita na niya yung view. So lagi na siyang wow, lagi na siya, mountain mama. Yay! Good job, Luan! At kahit ilang beses na raw inakyat ni Lalaine ang Mount Pulag, ngayon lang niya nasaksihan ng Sea of Clouds, isang magical moment lalo't kasama ang anak. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Eto, nakabibilib na kwento ng pagpupursige. Yes! We did it. Yes, we did it. Narating nga ng lalaking putol ang mga binti ang summit ng Mount Everest, ang pinakamataas na bundok sa mundo. Si Haribu Damagar ay above the knee double amputee. Gumagamit siya ng 2 artificial legs. War veteran ng British Army, si Magar. Naputulan siya ng mga binti matapos makatapak ng isang improvised explosive device sa Afghanistan noong 2010. Ayon sa Department of Tourism ng Nepal, nakapag-set siya ng world record. Pagbalik ni Magar mula sa summit, tila isang hero's welcome ang sumalubong sa kanya. Samantala, mula naman po sa akyatan, eto naman usapang pababa. May mga daredevil na nagpasiklaban po kasi dyan sa La Paz City sa bansang Bolivia. Ibig sa simpleng karera lamang, nagpabilisan naman sila sa pababang terrain. Yan o, yan ang high-speed challenge downhill cycling race. Mahigit 10 biker ang sumali sa 3.2-kilometer downhill race. Kabilang po sa kanilang dinaanan ang masikip na tulay, mga rampa at mga hagdan. Goal po ng mga organizer na malampasan ang world record na longest urban downhill course na kasalukuyang hawak ng Colombia. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.